take his garment that is for a stranger, and take a pledge of him, a strange woman. He that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted a curse to him. Ako muna. A continual dropping in a very rainy day, and the contentious woman are alike. Ayo. Whosoever hideth her, hideth the wind, and the ointment of his right hand, which buried himself. Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof, so he that waiteth on his master shall be honored. As in water, face answereth face to face, so the heart of man to man. Lastly, sabay-sabay po tayo, ready, go. Hell and destruction are never full, so the eyes of man are never satisfied. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Ngayon bilang Panginoon, ang pag-aaral namin, pagpalaan niyo po bawat isa, matutupunan sila, especially may kailangan ng inyong mga special instructions, Lord, mga batili, mga bata, Lord, sa inyong salita, sa inyong panumbahan. So, i-pray na kayo pong mabas-bas, kayo pong mag-iingat sa, kayo pong manguna sa inyong lingkod. At sa bawat isa, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Ayan, upo na talaga kayo. Wala na tayong tayo. Okay. So, iba, nangangalo yung mga bata pa kayo. Okay. So, ang inaaral lagi natin, yung Proverbs, tapos na kami dito last time sa 10. So, kasi ang Proverbs, actually, yung buong Bible naman, napakaraming aral dito, mga matalino nagsulat nito. At, ba't sila nagsulat? Wala lang, para pakitang matalino sila, ganun ba? Hindi. Bakit kaya, ba't nila sinulat yung mga, katulad ito, Proverbs? Para matuto yung tao, yung mga magbabasa nito. Kaya pag hindi ka nagbabasa ng Bible, parang namigay ng bigas, wala ka. Parang gano'n, di ba? Alam nyo ba yun? Meron din kami kilala, namigay ng bigas, sila wala. Either natulog, di ba? Sobrang tulog, o ano ba? Nung nagkuhaan ng ano, pangalan, wala sila. Ang dalas ng gano'n. Nangyayari yun. So, ang maganda sa kahit sa atin, sa Pilipinas, kahit paano may kalayaan pa tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Pero paano pag iba sa atin, marami actually sa atin, ayaw mag-aral ng salita ng Diyos? Paano na yun? Tatalino ka pala dito, ayaw mo. Paano na? Di pala ka nawala ng bigas. Nalagpasan ka nung ano. Yun ang totoo, especially kayo mga bata kayo, dapat inaaral nyo to kasi nakakita na ba kayo dyan sa mga kapitbahay nyo kahit saan? Ang tanda na parang walang pinagkatandaan. Alam nyo ba yung sabihin nun? Parang dapat matanda na to, dapat matalino to eh. Di ba ganun yun? Kasi taon-taon may natutunan ka, taon-taon may natutunan ka, di ba? Dapat. Pero pag yun nga, lagi kang may nagtuturo tapos para andihan daw makinig. Di ba? Mas gusto mo ng ano, ay laro lang ako dito. May nagtuturo pala ng salita ng Diyos tapos maglalaro ka. Ah, sana ako. Ang dami doon kahit dito kasi yung mga kapitbahay na mayaman, sabi nila. Eh siya na po namin kayo ng salita ng Diyos para maligtas kayo, punta kayo sa langit. Ay, busy ako. So kasi ang sabi dito, pag yung katalinuhan na wala ka, ay yung katalinuhan na ma-determine kung sino dapat mong pakinggan, very basic yun. Diba? Yung mga bata, sino dapat yung pakinggan nyo? Yung magulang nyo, kasi yan ang pinaka may care sa inyo according to the Bible. Bihira na lang yung magulang nyo nung ayaw sa inyo, di ba? Patay na kayo nung gano'n yung magulang nyo. Pero madalas sa hindi, yung magulang nyo, mahal kayo, okay? Kaya dapat makinig kayo. Ngayon, outside of your parents, may mga tao din na maayos, amen? May mga ginagamit ng Diyos na para matulungan kayo ng katotohanan. Okay, kaya huwag niyo palampasin. Okay? So, invited kayo dito every Sunday morning, every Sunday afternoon, every Thursday afternoon. Okay, habang yung pandemic na wala pa, mag-start tayo ng 4:30 lagi. Okay, 4:30 ng hapon, Thursday, 4:30 ng Sunday, ng hapon. Yung Sunday natin is the same. Okay, 8:30 kami, 8:30.
Welcome kayo. Mag-aaral lang tayo ng salita ng Diyos. Yung karamihan sa inyo, ligtas na. Sinong ligtas na dito? Muna sa langit, sigurado. Okay, yung iba, hindi pa. Okay, so, sige. So, pag save ka na, anak ka na ng Diyos, ang gusto ng Diyos, ma-instruct ka sa salita niya. Kasi anak ka nga niya, hindi ka naman kumikilos, hindi niya mo naman siya kilala masyado. Sayang, di ba? Gusto ng Diyos, kilala mo siya para makakapaglingkod ka sa kanya. So, tuloy na tayo dito. Natapos kami dito. Okay. Instruction number one sa mga bata, walang madaldal. Kaya nyo bang makinig tapos habang dumadaldal? Kaya nyo ba yun? Ako, kaya ko yun kasi matanda na ako eh. Pero, mahirap yun. Okay, pero kayo, hindi nyo kaya yun. Kaya, makinig lang kayo, ha? Makinig lang, isang oras lang naman to eh. Kaya nyo ba yun? Kaya nyo yan. Okay, sige. So ito, natapos kami dito. Sabi dito, thine own friend and thy father's friend forsake not, neither go to thy brother's house. Ano naman? Hindi tayo matatapos. Okay, nakakahiya sa mga ate nyo. Nakikinig sila tapos na istobo. Oh, sige, tuloy tayo ha. Sabi lang dito, mas maganda meron kayong kaibigan. Okay? Sinong mga kamag-anak nyo? Dito lahat. Si ano, tinatanong ko eh. Dito ba lahat ang kamag-anak mo sa... Banaba? O may kamag-anak bigay sa malayo? Siyempre, lahat naman tayo, di ba? For example, lalo kami, sige na, si Ate Alex. Hindi, wag na, babae ito, kung natin, lalaki. Si, sino ang pinapatanda dito? Ilang taong malaking? 14, isa si Randy? 14 din. Okay. Kung natin, nagbinata na kayo, nagpunta sa ibang bayan. Okay, kung natin, saan mo gusto pumunta? Magmulaki ka na. Banaba lang. Kung natin lang, naging? Banaba lang. Kung natin, nangarap kayo, kung natin lang, pumunta kayo ng New York. Minsan yun. Sa US, kunwari lang. Eh, mahal na mahal mo yung mga kapatid mo dito. Diba? May mga mapagkakatiwalaan ka dito. Kaso, pagpunta mo doon, wala sila doon. Kasi sabi dito, kaya dapat lagi ka may kaibigan. At paano ka magkakaroon ng kaibigan, mga bata? Dapat ikaw ay palakaibigan. Ibig sabihin, maayos kang tao. Hindi yung palamura ka, ang baho mo, ayaw kitang kaibigan. Diba? Pag mabaho pati bunga nga mo, mabaho kasi bastos, di ba? Ayaw ng tao sa'yo, di ba? So magkakaroon ka ng kaibigan pag ikaw tumutulong, siyempre magalang ka. Kaya sabi dito, pati daw yung mga kaibigan ng tatay mo, huwag mong mabaliwalain kung kaya mo, ha? Kung close kayo. Kasi, yung mga kaibigan, yan ay makakatulong sa'yo. Tandaan nyo yung mga bata. Makakatulong yung may pagkakataon na makakatulong sila. So, natapos na kami dyan. So, start naman tayo dito ngayon. Sabi ko, my son, be wise. Makinig. Kino. Kino. Kaya nagiging kinoy ka eh. Kino, ah. My son. No? Ano yung my son? O, ang tawag nung nagsulat nito sa inyo, nagbabasa, especially mga lalaki, my son. Hindi naman yung tatay siya, pero ibig sabihin ito, mahal ka niya. No? Tsaka matalino siya, siya nagtapayo sa'yo. Kaya sabi nito, be wise, and make my heart glad that I may answer him that reproach me. Ibig sabihin nun, my son, be wise, and make my heart glad that I may answer him that reproach me. So, si ano ba yung reproach? Yung sinabing reproach, ito yung parang pinapahiya or parang kang inaasal. Parang ganun. So may mga pagkakataon na nangyayari sa inyo. Ngayon, mga bata, nag-aasal lang kayo. Pero kahit ako, pastor ako, di ba? So may mga nambabasto sa akin. Okay? So bali wala naman sa akin kasi sanay na ako eh. Pero hindi maganda yun. Hindi nakatuwa yun, di ba? Pero yung mga ganun, ang gagawin mo sa mga taong ganun? Depende sa iyong wisdom. Kung wise ka, hindi ka magkakayong pagbasag. Basag ulo, di ba? Gandang lalaki ko sila, wala na akong babasagin sa kanila eh. Di ba? So may tamang approach dyan. Okay? So kung ikaw ay wise, alam mo kung paano makipag-deal. May mga nagsusutukan ba doon sa inyo? Wala naman. Wala naman, okay. Mga takot na rin. Yung mga taga-tundura, may tapang daw tao. Ngayon wala na. Sabi nung mga nagsabi sa kasi, namatay na lahat eh. Pero tama lang yun, di ba? Gusto natin mapayapa tayo, bakit tayo magbabanatan? Pero still, kung matalino ka, alam mo kung paano i-deal yung mga ganun tao, okay?
Sila muna. And then, a prudent man foreseeth the evil. Ano yung foresee? Sinabing for is before, and see is nakikita. So, pag matalino ka daw, nakikita mo na agad yung masama. Okay, katulad yan. Mga bata kayo. Muna sa mga bata muna ako yun. Alam nyo ba yung kasama nyo, kung dadaling kayo sa masama? Si Ate Alex siya ba, dadaling kayo sa masama? Siguro hindi, kasi alam nyo, nakikita nyo, mabait si Ate Alex. Sa bahay nga lang to eh. Diba? So, masunod rin sa magulang. So, pag sumama kayo kay Ate Alex, parang alam nyo, hindi kayo mapupunta sa masama, diba? So, ganun yung taong matalino. Pag may nakita naman kayo kanina, may nakasalubong kami, lasing. Bihira, nag-share ako ng word of God sa isa eh. Buti nga, magalang din yung babae. Bastos eh, di ba? Tama ba yung may kinakausap yung isang tao, tapos kakausapin mo rin? Hindi sila nakapag-usap, di ba? Importante pa yung pinag-uusapan nila, tapos lasing ka pa. Pero kasi nga, lasing eh, wala. Walang ano eh, wala sa tamang. Kayo ba, iinom ba kayo? Pag hindi na makakatulong sa inyo yan, sakit sa ulo, naranasan ko rin yan, huwag niyo magagayahin. Pero nung mga dati, kasi nga, ganun minsan kahit sa school, pag nag-college ka, ganun talaga kahit saan halos ngayon sa trabaho, madaming naloko ng alak. At marami na rin namatay dahil sa alak. Kaya nga asar na asar ako dyan sa COVID na yan, di ba nila-lockdown pa tayo? Ilan na ba namatay sa COVID? San Mateo? Sabihin natin sa Amerika, kasi may statistics sila dun eh. Sabihin mo namatay siguro dun, 5,000, dami nun. Pero sa alak daw, tsaka yung mga consequence ng pag-inom sa alak, na aksidente dahil sa alak, nagpatayan dahil sa alak, di ba, marami yan eh. Lagpas, sobrang dami, bakit din nila nilalak yung mga ano? Ba't nagbebenta pa sila ng alak? Di ba? Nakakabwisit minsan, di ba? Kasi minsan na iba yung utak ng mga tao. Hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos. Sa Word of God, alam nyo ba sa Bible, talagang galit na galit ng Diyos sa alak? Eh kasi nga, dami pinapatay nyo, dami nahihilo dyan eh. Dami nawawala ng trabaho dyan, dami nawawala ng lahat na nawawala sa'yo. Pamilya mo may sira dahil sa alak. So ngayon, kung matalinong tao ka daw, eh ba't ka mag-aalak? Nakita mo si kapitbahay, di ba? Langu-langu na naman, di makausap ng mabuti kasi uminom. Kung matalino ka, kung iinom ako, magkakaganon ako, hindi ako gugustuhin ng mga tao, ba't ako inom ng alak? Diba? Amen? Mga bata, so kung matalino kayo, huwag na kayo uminom alak. Ang dami kong pwedeng gawing example. Kunwari, meron dito. Ano ba yung mga masamang influensya? Hindi kayo nga magbigay? Ano yung mga masamang influensya, mga bata? Sa inyo, na dapat yung iwasan, kita mo pa lang, naku, iwas na ako dito, lasinggero, iwas ako. Ano pa? Mga nagda-drugs, naku, huwag na. Ano pa? Alam nyo yan, nag-yosi. Kalina, ganun din, yung lasing, nag-yosi pa. Sakit na ng ulo nito, sabi ko siya, naranasan ko rin, sakit sa ulo niyan. Ang pangit na sa katawan mo. Ano pa? Drugs. Ano pa? Marijuana. Puro ano naman eh. Ano pa? Iba. Iba naman. Ano yung mga morally wrong? Yung mga bading daw. Huwag kayong pupunta dyan. Oh, bading ba si Jordan? Hindi nga. Hindi pa. Bata pa yan eh. Bading ka ba? Hindi naman eh, no? Kasi hindi welcome dito ba ding eh? Hindi nga. Ano ka ba? May bata pa naman yan eh. So huwag kang ano, bawal yun dito. Ngayon, ang Diyos galit sa ganyan. Pag galit na galit ang Diyos sa mga ganyan. Okay, alam nyo ba yung Sodom and Gomorrah? Puro mga baklayo. Anong ginawa ng Diyos doon? Binuhos niya yung impyerno sa kanila. Yung impyerno nasa lupa yon. Tapos yung si King Asa, ganun din. So pinagpapatay nga yan eh. Tapos pati yung mga bahay, di ba may natirang bahay pa, sinira pa.
So, galit na galit ng Diyos dyan, okay? Kasi ano, bata ka pa naman, huwag mong panindigan, ha? Lalaki ka eh, diba? Ano sabi ng tatay mo? Lalaki ka, diba? So, huwag ka magpaloko. Okay, so, ano pa yung masamang influence? Tama yun. Kasi, alam naman, kita-kita mo naman, pag may lalaking pinanganak sa US, ito, mga... marami nang loko-loko sa US eh. Alam nyo ba gusto nila? Bibigyan pa ng sarili si yung bakla. Pwede ba yun? Pero pang lalaki, pang babae, syempre hindi pwede magsama yan. Hindi, lugi kami. Saan kami mapunta? Eh kung ako tatanungin nyo, di, doon kayo sa labas. Hindi kayo pwede dito. Diba? Kung loko, ganun ka loko-loko, gagawa ka pa niyan. Tapos pati daw sa birth certificate, okay. Birth certificate, oh, lalaki, babae, ay, hindi pa po siya sigurado. Pwede ba yun? Kasabihin na dun, di ba? Lalaki, babae, pinanganak. Okay? So, malinaw yan. So, ano pa? Ano yung mga masamang influence? Minsan yung TV. Yung mga lalaki naman, minsan mga mayabang, masyadong basagulero naman. Di ba? Masama din yun. Palamura, masama din. Pag yung tao, palamura, kasama ka pa dun? Ah, hindi na. Ang laman ng puso ng taong yun, masama. Kung matalino ka, iwas ka na doon. Marami akong friend, sabihin mo, hindi kita kailangang friend. Yung mga babae naman, ano yung madalas sa babae? Sa pananamit. Ano sabi mo? Nangiiwan. Ha? Nangiiwan. Ako. Eh. Mukhang may pinaguhugutan. Bihira yun. Bihira yun, ha? Bihira yun. Masineso tayo. Pero mayroon din ganun, totoo yun. Kaso, masama yun. Pero bihira, madalas lang iyon, lalaki. Pero parehong masama yun. Sabi sa Bible, ayaw ng Bible na, ayaw ng Diyos na, dinidivorce mo yung ano mo, asawa mo. Okay? Galit ang Diyos dyan. So, maraming kinagagalitan ng Diyos, yung mga masama. Sa mga babae, ano yung mga ano daw? Mga pananamit. Okay? Pag babae ka, magdamit ka ng pambabae na maayos. Pag lalaki ka, magdamit ka ng panglalaki. Hindi ka kagalang-galang kung ano ka, para kang ewan. Ngayon kayo, mga naka-shirt lang kayo, kung meron kayo, mas maganda yon. Na sa, nakita niyo ako, parang ikakasal ako, sabi nga nung isa dito eh. Pastor, saan ang kasalan? Bakit ako nagbibihis na maayos? Nakita niyo mo, ilang minuto ako nagbihis, di ba? Kasi importante sa akin to. Okay, importante yung panambahan. Para nakikita yung pastor nyo maayos, di ba? So, maganda kayo din. Okay, kung kaya nyo, hindi naman tayo dito, hindi ko naman kayo ano-ano eh. Kaya yung maganda, yung pinakamagandang bihis nyo, yun ang lagi pag-church. Okay, ano pa? Eh, sa mga babae nga, magbihis ng maayos. So, yung mga hindi maayos na bihis ng babae, ano yun, yung maikli, di ba? Ba't ka magbihis ng maikli, pakita mo lang yung sa asawa mo. Hindi pa pakita kahit kanino yan. Sa bagay ng mga bata pa kasi, kaya kasi nasabi ko sa inyo, di ba? Hindi ako galit sa inyo. Ini-insta kayo na ano yung maayos na bihis. Pag natutunan mo yan mga bata, ba't binabastos yung iba pag na gano'n, nagsuot ng maikli, di ba? Kasi kabastos-bastos yun eh. Ayun, may kilala ako, ano, binabayaran ng mahal. Yun ang sinasabing professional prostitute. Yung mga napanood sa TV, diba? Sina, ano, may nauuso ngayon eh, hindi ko nabanggit yung pangalan. Mga bastos yun. Sabi sa Bible, mga, ano ba yung tawag natin dyan? Pokpok eh, diba? Anong tawag yun sa harlot, mga, tawag din, babaeng mababalipad. Gusto mo ba maging ganon? Sana hindi. Yan lang ang pagmamalaki nyo, mga babae. Kahit sa inyo, sabi nyo, mahirap lang ako. Alam nyo, kung maayos kang babae, pwede kang asawain ng maayos na lalaki. Basta may galang ka sarili mo. At marami ng ganun. At dapat talaga ganun. Amen? So, maayos kayo magdamit. Ano pa? Ayan, mga sakim din naman, yung mga magnanakaw. Eh, punta tayo doon, manluloko tayo ng tao. Kasama ka ba doon? Hindi ka wise.
No? Pag sumama ka pa doon, dapat makita mo na, masama to. Iwas na ako. Yung sabi dyan, no? Hide it himself. Uy, ta... Kino! Tara, punta tayo. Ganakaw tayo ng ano, sinelas. Yung ano man yan. Ganakaw tayo doon sa kapit. Oh, sasama ka ba? Sabi dito, itago mo na yung sarili mo. Ayaw kitang kasama, di ba? Ganon. Pero sabi dito, the simple pass on. Sige lang, sige. And are punished. Sa una, ano yan, uy, sayang yan, mag-ganakaw tayo. Nakawi natin yung manok nung ni Aling, ano. Nasa rin manok ko dito. Natawa-tawa ka ba ito? Inulam nyo na pala, di ba? Masama yun. Ay, hindi naman ako napalusahan eh. Eh, pag nahuli ka, ano? Either kulong ka, eh, gumagulpi ka pa. Bago ka makulong. Doble-doble na. Nagbulo ko na doon para sa isang manok. Pwede mo naman hingin yun. Kung wala kang manok, di gulay. Di ba? Ito magnakaw. So, yan. So, dapat alam nyo yan. Alam nyo, malayo pa. Alam mo na yung masama. Huwag ka na sumama dyan. Mabuti si Vice Ganda na wala na sa TV. Diba? Asan-asan ako dati dyan eh. Kasi mga office mate ko, pinag-uusapan. Yung mga bakla din sa office eh. Visit na ko, syempre, di mo pwede sabihan. Trabaho yun eh. Yun, buti na lang. Wala na. Hindi na siya nagkakalat ng lagim. So, pero kahit pa andyan yan, pwede mong iwasan yan, di ba? Pwede mo iwasan yan. Alam mo masama eh. Iwasan mo. Kung alam mo yung nakakabuti sa'yo. Kung hindi, nako, maraming magsama-sama sila doon. At least, bayaan mo na sila doon. Huwag kang makisama, di ba? So, next is, take his garment that is a surety for a stranger and take a pledge of him for a strange woman. Ito yung medyo may parallel na ito. Nakatapos na tayo dito eh. Medyo ang hirap itindi, di ba? Take his garment that is a surety for a stranger. Yung sabihin ng surety is para siyang naninigurado para sa iba. Para sa isa. Hindi, magbabayad dyan. Di pala. Okay, kaya sinasabi dito, ano sinasabi dyan? So, parang sinasabi dyan, wala tong alam. Parang ganun. Hindi, mawawalan to, hindi na to makakapag, hindi na to, kasi parang walang alam to kasi pag nakikipag shorty ka sa stranger, parang mawawalan kayo, naintindihan yung mga bata. Hindi yung bata alam yung shorty. Ibig sabihin ng shorty is, pag hindi siya nagbayad, ikaw yung kukunan ko. Sige, okay lang. Pag pumayag ka nun, ibig sabihin wala kang utak. Okay? Garantong ka nung isang tao na hindi mo namang ilala. Okay? Lagpasan natin yan, hindi nyo alam yan eh. Next, he that blesseth his friend with a loud voice rising early in the morning, it shall be counted a curse to him. Sa Tagalog siya na nasabi natin parang binobola niya kanyang kaibigan ng malakas na boses. Kunwari si Randy mayaman, sasabihin ni King, oh, pogi mo talaga. Hindi lang niya sabihin sa kanya, pagsisigawan niya pa. Eh, nakita niyo si Pogi, dito na naman. Lagi yun, every morning. Ano sabi dito? It shall be counted a curse to him. So, sa kabaligtaran lang kasi, ang positive dapat, kung magpupuri ka, hindi yung parang nang bobola ka lang. Okay? Pero itong kaibigan mo talaga, gusto mo mapabuti siya, loy mo yung para sa kanya na makabuti sa kanya. For example, sabihin mo kunwari kay Chelsea, alam mo ba si Randy, mabait yan. Sa kanya mo sabihin sa iba, hindi yung paglalandakan mo. Diba? Kaya yung mga malalaman mo kung sino yung mga talaga hindi matinong tao, yung mga taong binabayaran pa nila ibang tao para sabihin sa ibang tao na mabuti sila. Nakuha nyo ba yun? Marami yan, mga politiko. Diba? So, ibang politiko, okay din naman kasi ang nagsasabi sa kanila kasi totoong may ginawa mabuti. Hayaan mo yun. Yung sabi sa nabasa natin last time. Let a stranger praise thee and not your own mouth. Okay? So, pero sabi dito, pag ikaw ay pinupuri mo ng malakas yung ano, ibang tao, magiging curse yun sa kanya o hindi kasi malinaw dito kung sa kanya o dun sa kaibigan. Eh.
Pero ang sasabi lang dito, hindi maganda yun. Okay, nakikinig mo ba kayo? Medyo malalim kasi yung mga bata, parang nahihirapan eh. Okay. Ito, maintindihan nyo to. Inulit na rin to sa proverb. Sabi nito, a continual dropping in a very rainy day. O kahapon, ang lakas ng ulan, di ba? Sino gusto nang umuulan ng malakas? Sino gusto nang umuulan malakas? So, pag gano'n, ito may tulo na to sa amin eh. Ayaw natin yan, di ba? So, hindi natin gusto yan. Di ba, lalo na maglalaro kayo sa labas, di ba? Pag tuloy-tuloy yung ulan, ano mangyayari? Yan, especially sa inyo, di ba? Bukod doon ang ingay. Hindi mo alam kung, di ba, lulubog na yung ano. Wala ka motulugan, wala ka rin, hindi rin kayo makapag-usap ng maayos, kasi ang ingay eh. Ganun daw yung babae. Na? Gusto lagi yung makikipag-away. Contentious. May ganun bang babae dito? Kaya iwasan nyo yun, ha? Kung wise kayo, hindi mo kailangan makapag-away eh. Kung narinig ba kayong ganun? Ibang tao? O kayo? Kung ganun kayo ngayon, pwede nyo baguhin. Diba? Hindi nyo kailangan makipag-away. Kung merong inaway kayo, isipin nyo yung kailangan dapat nyo gawin para mag-end na yung away na yan. Sabi rin kanina, kung masamang influensya talaga yan, di iwanan mo na, bakit ka, eh, kaibigan tayo. Eh, pala-away ka pala. Siyempre, hindi. So, iwasan mo na rin, okay? Ang problema niya, mga lalaki, pag ganyan yung asawa nyo, paano yun? Ngayon, kung lalaki ka, dapat turuan mo ng leksyon. No, umisaktan, ha? Ikaw yung ano, turuan mo. Okay? So, pero kaya baba, ba't hindi lalaki yung sinabi dito na mapalaaway? Kasi nga, obviously, madalas daw sa hindi, yung babae yung gano'n. Kaya mga babae, ingatan nyo yan, okay? Gusto kong matapos tayo dito sa hell eh, sa 20. Bagay, maano pa naman tayo, maaga pa. 16, pakibasa nyo, malakas, ready, go. Ayorn. Ah, sorry, 16, ready, go. Whosoever hideth her, hideth the wind, and the ointment of his right hand, which is burning itself. Sino yung her na yan? Obviously, yung contentious woman pa rin. So, pag ito yung babaeng to daw niya, inasawa mo pa, alam mong palaaway, ginawa mong asawa, di everyday mo makakasama yon. Ano sabi dito? Malakas ba yung hangin nung ano? Kahapon? Nung Friday, di ba? Lakas, di ba? Kaya mo bang itago yon? Hindi, di ba? So, lalabas yun eh. Parang ganyan daw yung babaeng madada. Or especially yung chismosa, kunwari, ganun. Hindi yan pwedeng, hindi mo yan makokontain. Huwag mo sabihin, ano ha? Ano bang masamang chismis? Kasi may mga bagay na hindi mo na dapat pinagsasabi, di ba? Ay, hindi niya makokontain yan. Magsasalita yan kasi gusto niya ng away. May mga ganun tao. Eh, sinabi sa'yo, ganyan ka daw eh. Sapakin ko. Eh, kung hindi mo sinabi yon, pwede naman eh, di ba? Pero iba, gusto talaga yung mga yan. Pag nanonood niya kayong TV, yan ang mga panood niyo, di ba? Gusto nila away. Kaya iwasan natin. Next. Whosoever hideth her, ayun na pala yun. So, next, pakibasa po, ready, go. Ayor sharpeneth ayor, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Okay, ano yung sharpeneth? Sharpen. Papa? Talas, di ba? Sino may kutsilyo dito? So, nagluluto mo na kayo, mga bata pa kayo. Si Alex mo, nagluluto ka na? Bakit hindi? Ilan taong ka na? 16. Sa bagay sinari, hindi rin dati nagluluto eh. Pero matuto lang siya dito. Pero, magandang matalas yung dapat patalasin. Okay, yung iba, di mo kailangan patalasin. Pero especially pag kutsilyo din ano dyan, or yung mga sword. So, anong pampatalas sa sword? Sabi dyan, iron din. Doon yung iba, bato eh, di ba? Pero meron ako dyan panghasa, ano din. Yung una is bakal din.
tatlong layer yun eh. Parang bakal, tapos parang bato-bato. Anyway, ibig sabihin ko lang dito, kinukumpara tayo mga lalaki sa kahit sa babae. Kung ikaw ay kailangan maging matalas, di ba? Ano yung dapat maging matalas sa atin? Hindi bibig, ha? Kaya minsan okay din. Pag preacher ka, isip. Sino yung sabi nun? Galing pala si Em. Dapat andito ka lagi, ha? Gusto maging matalino? Ha? Oh, pag itong instruction mo, anong gusto ko? Mga alert. Di ba? Tama yung sa tao, sa mga batang, dapat matalas sa inyo isip, hindi ano, hindi bibig. Ngayon, minsan okay lang din maging matalas yung bibig kung tama yung sasabihin mo. Yung eksakto, kanina, talim ng bibig ko, di ba? Kasi kailangan. So ngayon, mga, ibig sabihin nito, yung mga magkakaibigan. Ang magkakaibigan, magpapatalas sa'yo yung matalino din, matalas din yung isip nung gusto mo kaibigan mo, matalim yung, mapulo yung ulo, gusto mo ganun? Puno kalokohan yung pinag-uusapan nyo? Puno kabastusan? Ganun ka rin magiging. Pero kung maayos yung kaibigan mo, kaya inaano kayo dito sa church, kaibigan ko kayo lahat dito. Diba? So, tutulungan ko kayo bilang mga bata, kayo, gusto ko maging matalino kayo, maging maayos yung future nyo. Siyempre, maligtas muna kayo. Maligtas na kayo, maging maayos yung future nyo kasi sa Diyos kayo nagtitiwala. Okay? So, pero saan kayo nga papahasain yung utak nyo? Sa public school. Mahal ba kayo ng mga public school teacher nyo? In a way. Oh, in a way, oo. Pero in a way, hindi rin. Hindi ako naninirang ewan, pero marami na akong kilalang teacher. Okay? Nasa private school sila, dun sila tinanim, dun sila natuto. Okay? Hindi na masama yung iba nga doon, school lang private eh. Yung mga tinulungan na private school, kasi nga, basta, yun na yun, tinulungan. Bandang huli, dun sila sa public school kasi, malaki yung sweldo, yung mga time na lumaki yung sweldo doon. Sige, doon na tayo. Wala akong pakialam kung dito ako, ano, pinagtiyagaan ako dito. Wala akong pakialam yung kasi sa pera. At sa public school, ang hirap magturo kasi napakarami. So, dyan, hindi ko sinabing huwag kayo mag-public school. Kung talagang yun lang, hindi yun na. Pero hindi kayo ganun kamahal yung mga yan. Okay? Kaya itong mga anak ko, dito yung inaaral sa bahay. Again, hindi ko sinabing lahat ng tao, ganun. Kasi hindi nyo kaya, kung hindi nyo kaya, paano? Diba? Pero yun ang ideal. Yung nanay nyo magtuturo sa inyo kung kaya. Okay, kung hindi kaya, hindi pwede. Diba? Pero parang hindi kayong ma-influensya na masama sa labas. Kasi may concern sa inyo, yung magulang nyo. Pero lalo na sa church, diba? Sino siningil ko dito? Parang ganun yung tanong kanina nung isa eh. So, lasing kasi. Sabi ko naman tanong ng lasing. Kayo nagtuturo ng salita ng Diyos, paano kayo nagkakapera? Hindi ko na iniisip kasi lasing nga eh. Pero ibig sabihin ko lang mga bata, dito mag-aaral kayo ng salita ng Diyos, wantosawa kayo dito hanggat gusto nyo makinig ng salita ng Diyos. Maghahandaan kayo ng pasto, paano yung mga dapat nyo malaman kung gusto nyo matuto. Okay? Forever yan. Okay? Kaya ngayon, dito tayo maghahasaan. Kaya lagi ko kayo tinatanong na naaasiwa ba kayo pag tinatanong ko kayo? Hindi naman sana. Okay? Mga bata pa kayo especially. Yung mga matanda minsan, ganun, asiwa. Ano po tinatanong? Mapahiya ako. Nag-aaral tayo eh, di ba? Kasi pinahasa ako kayo. Hinasa ako yung sarili ko, hinasa ako ng pastor ko, yung mga teacher ko dati. Basta ngayon, gusto ko kayong hasain ko. Gusto yung pahasa? Yung utak, di ba? Para tumalino. Okay? Hindi ko naman hasain yung ulo nyo eh. Okay. Figurative tawag doon, okay? Tonehead. 18, makibasa mo. Ready, go. Whoso eateth the fig tree shall eat the fruit thereof. So he that waited on his master shall be honored.
Ngayon, naintindihan nyo ba? Madali lang yan. Sino? Ang tabaho ng tatay mo? Nagtatabaho ka na ba? Bata. Ang tabaho ng tatay mo? Generic lang. Wala pa? Nanay? Meron. Okay. Si Randy? Sino tatanim na lang dito? Sino tatanim? Bira na sa atin ngayon yun eh, no? Dati kasi yun talaga, yun ang pinaka-generic na tabaho ng tao. Kasi di ba, yung mangga namin sa likod, oh, feeling ko mabuhay ka dyan eh. Kung mag-isa ka lang, may puno ang ganyan. Kasi sakit naman sa tiyan siguro nung lagi mangga. Hindi, benta mo yung iba. Diba? Sabi dito, kung sino, pag sinabing keep, kung sino yung napapanatili, kung sino yung nag-aalaga, alagaan mo lang yung puno na yan, alagaan mo yung puno, ano mangyayari sa puno? Tatakbo ba yung puno? Saan ka mga nakita tumatakbo? Yun nga, gusto yung lalaki, tama yun, tapos magbubunga. Pag nagbunga yung puno, sabi dito, kakain ka sa bunga ng puno. Eh kasi ikaw yung nag-alaga eh, di ba? Eh kung tamad-tamad mo, ayaw, didilig ka na lang eh. Di ba? Minsan nga, di mo na kailangan diligan kasi didiligan ng ulan eh. Ang tamad mo pa, hindi mo man lang pinausukan, di ba? Luno ko yung mag-alaga ng puno, ako hindi rin masyado eh. Kaya sabi nila, pinapausukan daw yan para magbunga. Okay? Ganun yun. Ngayon, parang ganun din ngayon. Pag sinabing waited for his master, kaya tinatanong ko yung mga nagtatrabaho, parang ngayon pa lang alam yung mga bata, pag ikaw ay may trabaho ka, pag sinabing waited on his master, yung sabihin nito, o sir, anong pang kailangan kong gawin? O sir, anong kailangan kong gawin? Okay na po ba to? Hindi naman tayo lahat mayaman. Di ba ako po, nagtatrabaho din. Yung boss ko ngayon, hindi ko gusto. Naka-live pala tayo. Deo. Okay naman yung boss ko. Joke lang. Kunwari lang, hindi ko gusto. Yan. O, anong gagawin ko? Hindi ko susundin. Tama ba yun? Hindi. Pag andun ka, ayun ang boss mo ngayon, sundin mo. Tama? At pag sinunod mo siya, naging maayos yung business nyo, ano mangyayari? Eh, di kakain ka rin dun sa, pag umunlad yung business, pare-pareho kayong makikinabang. Naintindihan nyo ba yung mga bata? Anong alam yung trabaho? Sino gusto mag-share dito? Trabaho ng magulang nyo. Si Ate Alex na lang. Truck driver. Diba? So, kahit may pandemic, meron silang bonus. Diba? Inayudahan sila. Kasi, ang tagal na nito. Matagal na pa si papa mo doon. Diba? Kasi kung ako yung may-ari ng business, gusto ko yung matapat kong mga trabado, hindi naalis. Kasi ang hirap magte-train ka na naman, mag-hire ka na naman, di ba? Hindi mo kabisado yung attitude ng boss mo. So, lahat siya, mga bata, maniwala kayo, pagdating sa trabaho, magtsaga lang kayo. Hindi kayo mawawalan. Ang mahirap kasi yung ibang bata na magtatrabaho, tsaka yung ibang hindi rin marunong, walang katsaga-tsaga, may kilala akong ganun. Parang isang linggo lang siya tumagal sa amin. Ang daming hinahanap. Bagong-bago lang, ang daming hinahanap. Ba't walang ganito dito? Ba't ganito dito? Parang ano naman dito? Kung gano'n siya sabi, bandang huli, umalis. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Pero hindi pwedeng gano'n. Yung mga kilala din ako ngayon, mayaman na. Mga simpleng tao lang, galing probinsya. Dati kong office mate, probinsyano, probinsyana. Inabota ko, manager niya. Gusto mo maging manager? Alam niyo ba yung manager? Mataas ang posisyon nun, malaki sweldo nun. Oh. Gusto nyo ba yun? Oh, gusto nyo, utos-utosan na lang kayo lagi hanggang tanda nyo. Diba? Mas maganda yung ikaw na yung, kasi napagkatiwalaan ka ng gusto. Kaya manager ka na. Kaya inaano ko yung kwento niya, sir, bakit ang galing niyo, ma'am, ba't nagpapwento siya, pobinsyahan ng ano lang ako, tumulong ako dito sa boss ko, na natili siya, sigurado ang daming problema ng kumpanya na yun. Pero nanatili lang siya. Nagtapat lang siya doon. Ano nangyari? Kahit simpleng probinsyana lang siya, nandang ulit, manager na siya. Ang laking talon nun, yung ibang patalon-talon ng tabao, hindi yun ano, hanggang talon sila, doon sila gagaling, tumalon. Hindi sila kapagkakatiwalaan. Okay? Tandaan niyo yung mga bata, dito niyo lang maririnig yan. Pero tandaan niyo, pag nagkaroon kayo ng tabao, ayusin niyo yung tabao niyo. Hindi mo masasabi kung wag mo sabihin nga, wala kang mangyayari dito, hindi mo nga alam yun eh. Ngayon, kung talagang loko-loko na, magkakalokohan na, pwede ka na umalis, syempre.
Pero, sinasabi lang sa atin ng Bible, alagaan mo yung ano mo, tabaho mo. Okay yan. Alagaan mo yung tanim mo, pagpapalain ka ng Diyos. Okay? Next. May basa. Ready, go. As it water face, answer to face, so the heart of man to man. Ganda nito. Intindihan niyo ba? Katulad ng tubig na sumasagot sa mukha. Ganon din ang puso ng tao sa tao. Ay, sabihin nun. So, yung panahon nila dati, ngayon, maano tayo, mapalo tayo, yung salamin natin ngayon, di ba? Maganda na. Sa kanila din saan, pag wala silang glass, mahal pa kasi dati yan, alam nyo paano ginagawa yung glass? Wala pang malalaking factory dati. So, mahirap gawin yung glass para manalamin ka. So, tinutunaw yan na mainit, tapos, siyempre, gagawin flat yan para makita mo yung sarili mo, di ba? So, ginagawa ng mga mahirap ko yun, ano nang gagawin nila? Gusto nila sa tubig. Kung gusto nila makita yung tsura ko, ano may tsura ko? Gusto nila sa tubig. Okay? Ganun sila. Sinong ganun dito? Ngayon, mura na kasi yung ano eh, sa S. Mura na yung salamin ngayon eh. Buy one, take one nga eh. Pero imagine nyo lang ha, naitindihan nyo ba? Gusto nyo itindihan. As water face, answer it to face, so the heart of man to man. So ngayon, kung gusto mo makita ngayon kung sino ba ng klaseng tao ba ito si Kino? Anong klaseng tao to? Anong gagawin ko para malaman ko anong klaseng tao si Kino? Titingnan ko yung tsura, syempre. Pero, madalas sa hindi, kayo, nag-solve winning kami, di ba? Ang ginagawa namin, tinatanong namin yan. Tinatanong ko anong klaseng tao yan. Kung maloko yung tao yan, hindi maayos sumagot, alam mo na hindi maayos yung tao doon. Kasi hindi maayos sumagot eh. Puro kalokohan. Yung iba naman, puro kabastusan, alam ko na yan. Ah, itong tao to, manloloko. Ah, alam ko na kung kasing tao siya. Naintindihan nyo ba yun? So, parang ang nananalamin sa tubig, ganun din nananalamin ang tao sa puso ng tao. Okay, yun yun. Depende sa mito, magandang babae ito. Asawahin ko na to. Sigurado to kasi maganda eh. Ganun ba yun? Kasi makinis ang muka. Eh, lahat naman ng bata, makinis ang muka. Diba? Ay, ito, poging-pogi ito. Ito na asawahin ko. Hindi mo inalam kung anong puso meron yan. Kaya ito pa, isang mga gustong ano sa inyo, mga young people, ha? Isa sa mga mahirap mangyari sa buhay nyo, yung pangit yung makapangasawa nyo, hindi lang sa mukha, kundi yung ugali. Ang tanong ko sa inyo, paano kayo gagaling ng kilates ng tao? Sige nga. Paano nyo malalaman na maayos tao na pala yung gusto nyo mapangasawa? Anong gagamitin nyo? Mga kaibigan nyo, tatanungin nyo kaibigan nyo, hindi rin marunong kaibigan nyo. Dito ka matuto sa Bible. Sinasabi dito, para ka nanalalamin. Pag binabasa mo yung Bible, nakikinig ka ng salita ng Diyos, para ka nanalalamin. Nakikita mo ano yung meron sa tao. Hindi yung physical lang. Kung hindi, lahat. Sa pagkatao niya, yung karakter niya. Okay, ganun yun. Okay, mga bata pa kayo, parang nung ganyan ako kabata, parang wala rin akong alam eh. Tawa-tawa rin ako, parang si Randy. Nung ilang taon ka, 14? Ilang ano ba ako ng 14? Parang second year high school kami noon eh. Kayo ngayon, mga third year na kayo, di ba? Late kasi kami dati. Diyan, may utak na rin ako dati, second year high school. Pero may mga ganun, puro kalokohan kasi si daddy masyadong busy na ba? Hindi. Pero hindi naman kami sa church kasi dati. Catholic din kami dati, hindi kami yung talagang natutukan ng isang lingkod ng Diyos sa Bible na tinuruan katulad nyo ngayon. Magpapaturo kayo sa pastor nyo, magiging matalino kayo at maintindihan nyo kung paano magbasa ng utak ng tao. Gusto nyo ba yun? Hindi yung mga magic ha. Ano yun? Kanina binasa natin, diba? Deuteronomy 29:29. Sabi dun, diba? The secret things belongs to the Lord. Sa kanya lang yung mga sikreto, hindi mo alam kaya. Hindi, pero sabi doon, pwede niyang i-reveal sa'yo yung ibang bagay. Kaya maging matalino kayo. Amen? Next, ito na. Ready, go. Ahead in instruction
Ano yung impyerno? Ano yung impyerno? Kino? Lava. Lava. Oh, galing ah. Si Chelsea, ano yung impyerno? Ha? Demonyo yung andun. Hindi yung demonyo, andito pa yun. Pero later doon sila mapunta. Automatic sila later doon. Husgan sila. Pero ano yung impyerno? Eh yung pupuntahan nila. Tsaka yung mga hindi maliligtas. Ano yung impyerno? Yun ay tama yung lava. Alam niyo yung vulkan na yan? Alam niyo, nanggaling yun sa baba eh, di ba? Kaya sabi sa Bible, alam nila kung ano nasa baba eh. Tama naman. Bakit lumalabas yan? Kasi nasa ilalim po, ang init-init na. Kahit ngayon, pag tinignan nyo yan sa science, alam nila yan. Ang ilalim ng lupa natin, napaka-init. Okay? Andiyan ang impyerno ngayon. Okay? Lalo mas malalim yan, mas mainit. Kung mainit yung lumalabas, lalo na yung ano. Ngayon, anong gusto ko sabihin nito? Ano yung distraction? Bakit sinabing distraction? Kasi nga, yung impyerno, pag tinapong ka doon, parang ka nasira doon. Gusto mo ba sa impyerno? Parang hindi ka namamatay doon, yung kaluluwa mo, parang, pero sira ka doon. Anong mangyayari sa'yo doon? Kaya madalas sa Bible, yung impyerno, ay sinasabi niyan, destruction. Destruction of the soul. Sabi diyan. Kasi kahit hindi ka namamatay, talaga sirang-sira ka, pinapahirapan ka. Ngayon, ang sinasabi naman dito, bakit daw hindi napupuno? Kasi nga, ang daming taong namamatay, yung iba hindi naliligtas, karamihan. Kasi impyerno pupunta, tapos parang hindi napupuno yung impyerno. Kasi malaki yun eh, sobrang laki na impyerno, saka hindi naman ganun karaming tao, laki naman ng earth, di ba? Saka isa pa, kaluluwa lang yung pumupunta doon, magaan lang naman ang kaluluwa. Alam nyo, gaano kagaan yung kaluluwa nyo? May bigat din daw yan eh. Hindi ko alam gaano katotoo yun, pero may isang study na ganun eh. Yung taong buhay daw, mas mabigat sa taong patay. Okay, gusto ba sa impyerno? Sino gusto sa impyerno dito? Sana wala. Yung mga loko-loko, may ganun. Sabi, kami, maghahari kami sa impyerno. May mga ganun, si Raul. Hindi ka maghahari doon, pahirapan ka lang doon. Pero sabi dito, tingnan nyo ha, kinumpa na ngayon yung impyerno na hindi napupuno, kinumpa na ngayon sa mata daw ng tao na hindi nasasatisfy. Kaya especially kayong mga bata, sabagay kayong mga, sabihin natin, hindi naman kayo mayaman, di ba? Pag naging mayaman kayo, alam nyo ba yung mga mayaman? Ano yung gusto nila? Mayaman ulit. Ano pa ko natin? Bagay. Ano mo gusto nila? Laptop. Bagay yung laptop eh. Ito, may contentment naman niya. Pero yung mga taong mayaman, sinong kilala yung mayaman? May kilala ba kayong mayaman? Ako meron. Hindi ka ma-friend. Pero yung mga sa YouTube kasi, may mga ganyan eh. Sa, yung pinakamayaman sa, yan, alam ni Daddy yan, sa Saudi, sa mga Middle Eastern, nagyamanan yung mga hari doon, mga prince, mga ano. Eh, sobrang yaman nila, anong bibili nila? Tanong niyo sa akin, anong binili nila? May mansion na. May kotse. May kotse na. Yung kotse, pinuno ng ano, ginto. Hindi sapat eh. Hindi sapat yung may kotse lang ako, gusto. Sobrang yaman ko pa, hindi ko alam saan ko lalagay yung pera ko eh. Pinuno yung ginto yung kotse. May niwala ba kayo doon? Sino may alaga dito ng ano, pusa? Magkano yun? Wala nga yun eh, pinupulot nga lang yun, di ba? Sinasagasaan nga lang yun eh. Yung mga hari sa Brunei, sa Middle East, sa mga ano, alam nyo alaga? Tiger, leopard, mahal yun. Hindi sila nakontento eh. Yung mga mayamang, si Raul, ilan ang asawa nila? Si Trump, ilan ang asawa? Hindi ko alam. Hindi sila nakontento sa isa, dalawa, tatlo. Okay? Hindi yan nasasatisfy. Ano pa? Si Bill Gates, sila ng bahay ni Bill Gates. Hindi bahay ang tanong. Ilang compound? Ganun ang bahay nun. Eh ayaw ibenta sa kanya, binili niya ng mahal. Sige, malis ka lang dito. Sige, gusto ko sabihin sa mga bata,
Huwag kayong tumingin sa ganun sa pera. Kasi hindi yan magawa kasi. Kung meron ka ng kotse, gusto mo may kotse ng ginto na. Hindi ka masasatisfied yan kung hindi ka nakikinig salita ng Diyos. Kung ang gusto mo lang isatisfied, gusto ko yung gusto ko, yung gusto ko. Pag meron akong girlfriend, ano na ako, masaya na ako. Eh, may asawa na, gusto ko pa, iba pa. Mayaman na ako, may bahay na ako, gusto ko, bahay ulit. Sino titira doon? Hindi ko alam. Matawa kayo, may mga ganun eh. Office may tao ganun eh. Sa bagay, ano lang naman, maliit lang naman. Binili niya, ano, maliliit na unit lang. Saan ko sino nakatira doon? Wala. Kasi mura ko nakuha eh. Yung mga kondo-kondo, ganun. Bihira, hindi nasasatisfy. So, kinumpara sa impyerno, okay? Kaya, gusto ko lang sabihin sa inyo dito mga bata, i-watch nyo yung contentment nyo. Ha? I-watch nyo yung contentment nyo. Pag sinabi mong hindi ka makontentong tao, hindi na maganda yun. Hindi ka na makontento sa pagkain nyo. Wala ka namang iba. Hindi ka makontento. Okay? Kaya i-watch nyo sa bagay. Yung mga bata pa karamihan sa atin. Natapusin ko na dito. As the fining pot of silver and the furnace for gold, so is a man to his praise. Ano yung sabihin nun? So ano ba yung silver? Alam mo yung mga bata? Mga bakal yan ang mga, ano diba? Importante yung gold. So yung fining pot o yung furnace, iniinitan sila dun. So may ginto ako dito, konti lang. Ito, ginto to eh. So bago na ito magkaroon ng ginto, kinuha to sa lupa. So tinutunaw nila yan, inaalis nila yung mga dumi. Okay? Kaya mahal yung ginto. Malit lang naman to. Ganun din yung silver. So kaya sinasabi dito, paano ka magkakaroon ng kapurihan? Sino gusto mapapurihan dito? May maayos na mapuri. Kunwari, si King ay napakadakilang tao. Gusto mo ba yun? Siyempre, di ba? Normal yun. Kaya nga tayo nagpapakabanal, di ba? Kaya inaayos natin yung buhay natin para hindi tayo babastasin kung sino man dyan. Ay, si ano, si Steve, tadyakan nga natin. Walang kwentang tao to eh. Ayaw mo nang ganun, di ba? Gusto mo, pag tinignan ka dyan, nakasakay ka sa Fortuner, bumaba si Stephen, oh. Uy, sino kaya yun? Ay, si Stephen pala yun, galangin natin. Alam, ano eh, baka doktor to or something eh. Di ba? Yun ang gusto nyo, di ba? Pero ang tanong, paano tayo magiging ganun? Paano tayo magiging ganun? So, kinukumpala ka sa isang bakal, sa isang precious metal, para si King, si Randy, ay galangin, kagalang-galang na tao to si Lian, paano mo makukuha yun, si Alex? Paano kayo gagalangin? Unti-unting alisin nyo yung mga impurity nyo sa buhay nyo. At hindi madali yun. Katulad nga nitong sa silver, sa kagold, unti-unting pinapainitan yun. Hindi ko alam kung ilang degree, sigurado ako napakainit. Kasi para humiwala yung ginto sa dumi, paano ihiwala yun? Yung pwedeng kalkalin yun. Ang practice nila dyan, iniinit na mainit na mainit na mainit. Kasi yung ginto, hindi yan basta na tutunaw. Yung mga kahoy-kahoy, yung mga lupa-lupa, pag sobrang init yan, ihiwala yan, mausunog yan. So, ganun sila. So, ganun din tayo ngayon para maging kagalang-galang ang tao. Hindi ka basta-basta, ano lang, bibili lang ang kotse, gagalangin na nila ako. Actually, pumasok ka nga lang sa Jollibee, di ba? Mom, sir na tawag sa'yo kahit lalaki ka, di ba? Pero peke naman yun. Pero yung talagang taong ginagalang, anong kailangan mong gawin daw? Undergo mo yung sarili mo sa apoy ng mga pagsubok ng buhay. Ganun po yun. At kayo, mga bata, itong tip ko sa inyo, saan apoy dapat kayo ma-undergo? Kung matalino kayo sa preaching ng salita ng Diyos. Kasi minsan, masakit ang salita ng Diyos eh. Diba? Masakit yan. Ano ba? Pagalitan na naman ng pastor. Atawin pa yung pulpit. Natakot na ako. Minsan si Shana ka, naiiyak eh. Kaninang umaga eh. Kasi hindi siya makatulog. Pero kayo, especially mga binata kayo, magdadalaga kayo, hayaan nyo yung salita ng Diyos o magsaktan kayo ng salita ng Diyos. Hindi naman kayo sasaktan na para lang masaktan kayo eh. Kung matalino kayo, ganun yun. Naitindihan nyo ba? Amen. Katulad ng ginto, hindi yan sikikinang. Kung hindi yan iinitan. So kayo kung ano, ganun, tanggapin nyo lang, masama pala yung ano, ganito yung bihis ko.
sige, next time, ayoko na pumunta sa church. Ganun ba yun? O, kung matalino ka, pupunta pa rin ako sa church, pero, ayusin ko na yung bihis ko. Yung pala, hindi pala maganda yung bihis ko ngayon eh. Diba? Ganun yun. So, napapapurihan ka ng tao, maniwala ka. Kahit pa ayaw nila. Pag nakita nila, maayos ka talagang tao. Lalo yung ginagawa namin, nakita nyo may ginagawa namin, soul winning. Diba? Wala naman akong pakialam sa ibang tao eh. Pero mahal kayo ng Diyos, minahal sila ng Diyos para maligtas sila. Kailangan maligtas sila. Kung walang magpipit sa kanila, di sila maliligtas. So kaya we go there kahit saan para maligtas din sila. So, sinong papapurihan doon? Siyempre yung soul winner. Pero yung iba, di naitindihan yun eh. Pero ang Diyos, huwag mong tanggalin yan. Tanggal-tanggal na nga eh. Hirap pa akong dag... Okay? Mabin na muna tayo. Amen? Sino may tanong? Masarap ba ng salita ng Diyos? Masarap, di ba nung bata ako na unti-unti ko natuturo, sabi ko, sarap nito. Bukod sa binabasa mo, pinapakinggan mo yung preaching. Di ba? Tatalino ka na. Masaya ka pa, di ba? Sino masaya? Hindi ako masyado nagpatawa eh. Minsan, meron din ako niya minsan. Pero bihira eh. Sige, let's pray. Ano yan? Sige, let's pray. Panginoon, salamat sa aming bilang Panginoon, mga nakasama muli namin, mga aming kapitbahay dito, Panginoon, na ang panguna, Lord, mga ginagamit niyo doon, sina Sister Alex, Lord, we pray na sila po'y makapunta dito. Alamin nila, Panginoon, bilang bata sila, na kayo po'y Diyos, at kayo po'y nagmahal sa amin, hindi niyo kami iniwanan ng walang kalaban-laban na dito yung salita. Kung kami matalino, ito'y aming di-desire, gustoy namin yung salita, para kami po'y tuloy-tuloy na pagpapalain niyo, Panginoon, kayo po'y mag-ingat sa bawat isa. Maraming salamat po, Lord, sa naganda rin ang merienda. We pray na kayo po'y masbasan niyo rin po ituloy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.